Hello! Welcome back to Naomi and Nancy's Kitchen. Ang lulutuin natin ngayon is sinigang sa bayabas. Ang mga ingredients is liempo, 1 kilo yung prepare ko, ripe na guava, chinap ko na to, gabi, kangkong, bulaklak ng kalabasa, okra and sili pang sigang. Meron din tayo ditong beef powder and sugar for seasoning. Ngayon, nagpakulo na tayo dito ng liempo kasi kung intayin pa natin to, matatagalan tayo. Kaya inuna ko na muna magpakulo na ng pork kasi matagal magpalambot. Kailangan dito yung malambot na malambot. So, ngayon, tag-ulan na. Masarap to sa tag-ulan. Tapos, una-una, favorite ito ng buong family ko. Yung mother ko, yung mga anak ko. Ito ang inaabangan nilang lulutuin ko. One of the best na gusto nilang menu ko. Okay, so malambot na yung pork natin. Simulan na natin. So, isunod na natin tong gabi. Kasi matagal po maluto. Nash ko na yan. Kasimple lang yan. Ganyan lang yan. Pwede na rin nating isunod ang bayabas. Chinap ko ito ng maliliit. Yung iba pinakukuluan ng buo. Pero ako, mas prefer ko siya na i-chop ng ganito, kaliliit. Para hindi masayang. Usually ito, ang kilo nito is 150 kilo. Nilahat ko na yung 1 kilo at 1/4. 1 1/4 ito eh. Nilahat ko na. Para malasa. Hindi ako naglalagay dito ng sampalok mix. As much as possible, gusto ko bayabas lahat. Ilagay na rin natin yung pampalasa, beef powder. Gamit ko dito is Knorr. Powder yung available ko kasi wala ako ngayong cubes. Pero kung cubes to, mga 2 cubes ng beef broth. Hintayin lang natin siyang kumulo ulit. Maluto yung mga, yung gabi. Amo siyang kumulo siya. Ito kasing sinigang sa bayabas. Alam ko pagkain ng mga Tagalog to. Yung husband ko kasi Ilonggo yun eh. So, ayaw na ayaw niya nito. Hindi niya gusto. Mukhang ano daw, amoy, ano, ewan ko yung iba sa inyo, amoy kilikili daw. Kaya ayaw niya. Pero sa mga anak ko naman, ito ang pinakagusto nila. Pagka naamoy na nila yan, na may bayabas, ay, ginugutom sila. So, intayin lang natin, lumambot pa yung gabi kasi matagal lumambot yon. After nun, pwede na natin isunod yung mga gulay. Ito nga pala, bulaklak ng kalabasa. Kung hindi ninyo nalalaman na nakakain to, ay, ang sarap nito. Manamis na miss siya. Ganyan lang siya, oh. Tanggalin lang ninyo yung bulaklak. Lagay dyan. Lalahat ko na yan. Saka yung talbos-talbos. Yung ano, yung usbong, yung ganun, dulo. Pagka naman naluto yan, akala madami siya, pero kumukunti na rin. Yan. Bulaklak ng kalabasa. Madami na siya. Pero ito, pwede pa rin ito. Kaya lang, meron tayong talbos pa ng kangkong. Masyado na madaming gulay natin. So, ito. Finish na siya. Pakuluan nyo lang hanggang sa pagka-tinest na ninyo yung gabi at malambot na. That's the time na sunod na ninyo yung okra, sili, saka ito. Balikan na natin to pagka malambot-lambot na. Hayaan lang natin siya. Thank you.
Okay na tong gabi natin, malambot na. Isunod natin tong okra. Yung sa okra nga pala, may tip ako sa inyo. Pagka mamimili kayo ng okra, ganunin nyo to. Pagka naputol na ganun, ibig sabihin, okay yung okra, hindi siya magulang. Mura pa siya. So, ilagay na natin tong okra. Sabay na natin nga pala itong sili para maglasa. Okra, favorite ni Mimi yan. Ayan. Ito nga palang sinigang sa bayabas. Ayan, may kwento yan eh. Nung lumiligaw pa yung tatay mo sa akin, yung daddy nila, ni na Mimi. Pag kami niluluto akong bayabas, na taon na naendito siya, masarap daw. Bango, no? Lumabas ako ng kwarto kasi naamoy ko na yung sigang sa bayabas. Oo. Pero yung tatay mo, ayaw nang amoy nito. Talaga? Oo. Pero nung nagliligaw siya sa akin, sarap na sarap siya. Hindi! Wow, ano yan? Sinigang sa bayabas. Wow, bango. Patikim. Naku, tikim siya. Sarap na sarap. So, nag-reminisce mo? Oo. Hindi naman. Inaano ko lang na, kasi pagka naliligaw, lahat okay, di ba? Tapos, nung maging asawa ko na, nagluto ako nito. Akala ko gusto. Yaya nung mga anak ko, Ilonggo din. Naglabasan sila ng bahay. So, nagtaka ako, ba't kaya naglalabasan ng bahay? Tapos, nung makatapos na ako magluto, excited na akong makapagpakain sa kanila. Aba, nagprituhan ang mga tuyo. Sabi ko, ba't kaya nagpiprito ng tuyo? Eh, ang sarap-sarap ng ulam natin. Yung pala, ayaw nila ng sinigang sa bayabas kasi daw mabaho daw, may kilikili daw. Oh, o, diba? Ito nga, si ano nga, napalabas din eh. O, diba? Ayan yung bulaklak. Bulaklak. O, baka akala nila sa palengke yan, bulaklak. Bulaklak. Pagka nakakita kayo, masarap yan sa sinigang sa bayabas. Yan. Malapit na bang matapos? Oo. Ito, ilagay na natin. Ayan, maliit talaga yung kaldero natin. Madami kasing sahog eh, no? Oo. Dinamihan ko. Pero pagka sa bahay, nagtitipid ako. Dinamihan ni Mami kasi madami nag-aabang. Ang daming nag-aabang. Sobra. At ako rin, mag-uuwi rin ako. Mag-uuwi pa. Wala pa yung super mag-uwi dyan. Si Nikki. Wala, pero si Ryan, ang alam ko, hindi niya masyadong gusto. Hindi niya gusto to. Baka pag lalaki, ano? Hindi. Si Marvin. Si Marvin gustong gusto. Pagka nabalitaan niya may sinigang sa bayabas, gustong gusto niya yan. Kasi Tagalog yun. Tagalog din si Marvin eh. Bulacan din siya. Ito, ano siya, Marikina food? Hindi, o? Tagalog food siya. Paano ba pag Tagalog food? Yan yung mga taga Rizal, taga Bulacan. Oh, Marikina, yan. Mga Taytay, Pasig, Angono. Yan. Hintayin natin dumambot yung... Mabilis na naman dumambot yung okra. Yung okra. Ba't ito hindi mo sinama? Kasi hindi ko nahiwa eh. Mamaya na yan. Saka na lang yan. Ako maliligaw sa okra. Oo. Yung iba ayaw niyan. Si Ryan din ayaw ng okra. Madulas daw. Ayaw nila ng exit okra. Exit na ako guys. Si Mami na ulit. Ayan. Itong kangkong... Since nakukuha natin mostly sa mga ano-ano, sapa-sapa, di ba? Ito, lagi kong binababad sa tubig. Tapos nilalagyan ko ng asin para maglutangan yung kung ano man particles dyan na meron dyan. Hindi masama dun sa niluluto natin. Lagyan ng asin, lulutang yung mga ano nila. Punong-puno na. Lagay na lang natin yung kakayanin. Wow, overloaded na sinigang sa bayabas to. Overloaded. Tikman natin kung okay na yung lasa niya.
Tapos ang lasa yung mayabas. Lagyan natin ng konting-konting sugar lang. Konti lang. Luto na siya at ipa-plating na natin. Maya-maya, kakain na tayo. Magmumukbang kami ni Naomi. Okay, natapos na naman natin ang isang putahe natin. Ang sinigang sa bayabas. Salamat sa panonood! At dun sa uli, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe to our channel and share. Click the notification bell. Okay, bye! See you!